Ayan, habang nagpapakulo tayo ng tubig, aalin ko itong mga malunggay. Puno pa dito. Para mamaya, ready na siya for cooking. So, kayo din, kailangan kumain kayo ng malunggay. Kasi marami daw health benefits itong malunggay sa katawan natin. Lalo na ngayon, may epidemya tayo, COVID-19. So, we need to eat this kind of gulay. Gulay. Yeah. Kailangan laging healthy yung katawan natin. Hindi yung puro karne ang kinakain. Kasi baka ma-atake kayo. Kailangan kain-kain din ng gulay paminsan-minsan. Hindi lang paminsan-minsan. Araw-araw. Ganun. Diba? Kaya sa lahat ng nanonood ng video ko, matututo kayo sa mga ginagawa ko. Dahil ako natuto lang din ako dito. Oo. Na pwede palang magluto ng malunggay kahit walang sako. Puro malunggay lang. Ganun. Kasi mga tao ngayon maarte. Ayaw kumain ng mga gulay. Gusto nila masasarap kahit hindi naman mayaman. Kahit naghihirap, gusto nila masarap kainin. Masarap yung kinakain nila. Eh, ako naman kasi, laking probinsya din ako. So, napadpad lang ako dito sa San Fernando, Pampanga. Kasi, long story. Hindi. Dapat kasi talaga magja-Japan. Kaso hindi natuloy. So, napadpad ako dito. Dito na ako nakapagtrabaho. Dito na ako nakapagpundar ng bahay. Ayun yun. Tapos hindi pa ako nakauwi sa amin sa Mindanao. Mga guys, taga-ano ako? Iligan City, Province of Lower Sagadan, Baruylanao, Del Norte. Yan. Yan yung probinsya ko. Tabi kami ng, yung bahay namin, nasa ano, tabi ng dagat. Oo. Tapos, yung kabila naman, bukid. Kaya, hindi ako maarte. Ang hindi ko lang kinakain na gulay is talong. Kasi allergy ako. Nangangati ako sa talong. Pero masarap ang talong, pero hindi talaga ayoko. Kasi dalawang beses na akong kumain ng talong na magaang yung suko at saka yung mukha ko. Makati. Kaya hindi ko na siya kinakain, hindi ko na inulit pa. Kasi pag inuulitin ko, baka ganun na rin mangyayari sa akin. Ganun. So, kagaya ngayon, mahirap ang buhay. Kaya matuto tayong kumain ng pangmahirap. Huwag natin iyasa sa sarili natin na puro na lang sarap. Diba? Kung saan ka galing, lumingon ka kung ano yung pinanggalingan mo. Ganun. Kaya kung ako sa inyo, magluto din kayo ng malunggay. Diba? Ano yung pawis ko? Kaysa pawis na ako. Piso bang in sa Pilipinas? Baka kumbulo na yung ano ko pinakuloot yung di kasi sandali lang yun just wait boy. So yun ituloy na natin yung ay, shit. Ano ba yan? Kagulat naman. May insekto.
Nagulat tuloy ako. Grabe. Eh, alam nyo, namimiss ko na umuwi sa amin. Dapat uwi ako ng August. Kasi that is birthday ng mother ko. Kaso nag-lockdown. Kaya, naubos yung budget ko. Hindi ako makaka-uwi. Kaya, I need to work talaga. And then, alam nyo ba guys, itong pagbablog-vlog ko, nag-try lang ako dito eh. Oo. Grabe. Ano lang to, pang ano pa lang to. Pang apat na araw o pang tatlo. Tinry ko lang. Kahit hindi ako marunong, tinry ko lang. Basta, ano, ini-enjoy ko lang yung sarili ko. Tapos mag-enjoy yung manunod sa akin, ganyan. Tapos sabi ng mga niyo, dapat bibo ka, ganyan-ganyan ka. Sabi ko, hindi, dapat natural ka lang kung nagbablog ka. Kung ano yung lalabas sa bibig mo, yun. Diba? Diba mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid? Kung ano ka, yun lang ikaw. Ganun. Kasi alam naman magpakasaya ka kahit hindi dapat. Diba? Oh. Tingnan mo ngayon, nagsasalita ako mag-isa. Oh. Diba? Kaya minsan, sa daan, tinitingnan ako ng mga tawa, kala nila na paano ako. Diba? So, keeper. Kaya nga naman di ay. Ako may gayaw-yaw. Diba? Yaw-yaw, cute. Ang tumuhod na ang istorya ba? No, mga Bisaya, no? Kaya mga Bisaya ay mga kapal ang mukha ng mga Bisaya. Survivor, ganun. Kahit saan pwede. Diba? Ako nga nakasurvive ako. Nakasurvive ako, tapos hindi ako nakauwi sa amin. Grabe yung pagka-survive. Pero alam nyo guys, sobrang pag-ihirap ako. Yung mga naranasan ko dito sa Pampanga, grabe. Kung alam nyo lang. Sa Diyos ko, nag-drama na eh. Hindi ba naman yan? Hindi totoo naman din kasi. Talagang yung paghihirap ko. Lahat naranasan ko. Yung bang, alam mo ba yung wala kang kamag-anak, tapos walang tutulong sa'yo, or financial, ganyan. Pero ito pa rin ako ngayon. Diba? Kasi, I love my God. And, God is love me also. So, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon kung lagi kang nasa Kanya. Diba? Lagi kang nananalig sa Kanya. Hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. Kahit maraming gusto mong magpabagsak sa akin, wala. Hayaan ko lang sila yung mga taong nahihinira sa akin. Hayaan ko lang sila kahit masakit na. Pero go pa rin ako. So ito ako ngayon. Diba? Kaya lang, marami akong pinagsisihan sa buhay. Yung dating marami pera, yung dapat mayaman na ako. So, yun, na in love, na ang akala mo totoo, hindi naman pala. So, ngayon, I enjoy myself being single. So, mas masarap single. Kasi wala kang iintindihin, wala kang alalahanin, wala kang, mas, ganun, enjoy lang. Oo. Saka tanggap ko naman yung sarili ko. Na ganun talaga. Diba?
sansano na yung sinasabi ko. Layo-layo. Pero alam niyo, yes, nami-miss ko talaga sa kasi tuwing umaga nandun ako sa, lalo na pag low tide, andun ako sa sa dagat. Nanguha ng mga kinhason, gano'n. Yan, nakakamiss din doon. Hindi mahirap sa bukid, hindi mahirap doon sa tabi ng dagat kasi lahat doon meron. Yung nanay ko nagtatayong ng mga gulay, lahat. Kaya hindi mahirap ang pagkain doon kumpara dito sa Manila. Dito sa Manila, sobrang hirap. Buti na lang marami akong friends. Kung wala, ayun po. Eh, sandali lang. Mamaya na lang kasi titignan ko muna yung pinakulo o tubig doon. Ilalagay ko na yung kamatis, panlad, saka yung ano ba yung luya. No. So, bye-bye mamaya. Kita-kita tayo mamaya. Kakain tayo, ha? Bye-bye.